Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsama sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito, ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Noong una, nang pinaghaharian pa kayo ng masasamang pita, namuhay rin kayong kasama-sama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itakwil ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang pangnunungayaw at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao pati ng mga gawa nito at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kahit wala ng pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at Siya'y suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghihirap mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Aleluya, aleluya! Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga mahihirap, sapagkat kayo'y paghaharian ng Diyos. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin ng Diyos. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y bibigyang kagalakan. Mapalad kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo, ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinagbibintangang kayo ay masama. Magalak kayo at tumalon sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta."
Ngunit kahabagabag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabagabag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabagabag kayong mga tumatawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabagabag kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.